Because I have an online radio station, online radio, which is VG8 Radio, the fastest growing and will be the number one online radio station, online radio in 2020. VG8 Radio, the voices of greatness. So I'm giving opportunity sa mga vloggers, sa mga online people. Kasi TV will be gone in the next 5 years. Trust me, magsasarado na yung mga kumpanya ng, maraming kumpanya magsasarado. Not unless they become a content creator. So, kailangan content creator ka rather than a platform, especially kung TV station ka. Kasi wala na nanonood ng TV, puro online na. Aminin nyo o hindi, mamamatay na yung mga, kaya yung isang programang pagkahaba-haba, hindi nila maputol-putol kasi hindi nila alam kung anong isusunod. Papatok na negosyo. Okay. So, si sir ay ano, papatok na negosyo. In 2020, sir. Alam nyo, sa totoo lang, wala ka namang siguradong papatok kung hindi mo susubukan. Lahat naman ng negosyo, sinubukan muna bago pumatok. Tama, kaysa yung pumatok muna bago sinubukan. Okay. Pero, syempre, as of now, we are entering a new realm, a new era of the world. This is the future that we are talking to 20 years ago, 30, 40 years ago. This is the future of Back to the Future, which is Back to the Future 2015 ngayon, 2020 na. Yeah. Imagine Back to the Future, ang future 2015, pero ngayon 2020 na. So that means we are talking about technology. Especially nowadays that the technology really is the reason why the world is revolving, the world is working. Without technology, especially the internet, parang hihinto ang mundo. Dati ano lang eh, kuryente lang eh. Ngayon, okay, my prediction for 2020 is my prediction 20 years ago. Okay. Which is, at the end of the day, tayo mga entrepreneur, depende sa interest natin kung ano ang gagawin natin. Mahirap kasi gawin ang isang bagay na hindi ka interesado. For example, ako, I'm into voice acting. So I focus on developing my voice acting skill until I've realized, before technology pa, mga recording studio noon, mamahalin yung mga tape pang ginagamit. Now it's digital. So anyone can use it on their own advantage compared with the voice talents before. Now, kahit sino pwede maging voice talent and they can also learn online. But the point is, who are interested? So basically, I will give you at least 10 things na pwede kong ano for future ng entrepreneurship or business. For me, number one talaga is yung Internet of Things. Ito na, this is what's happening right now. One day, dito sa Pilipinas, mabagal pa rin kasi ang internet natin. Oh, at hindi tayo... hindi naman, in fairness, in 2018 to 2019, I had the best internet connection ever. Meron akong 150 Mbps sa office ko. Wow, saan mo galing? kumbaga, download, upload. Because I have an online radio station, online radio, which is VG8 Radio. The fastest growing and will be the number one online radio station, online radio, in 2020. VG8 Radio, the voices of greatness. So, I'm giving opportunity sa mga vloggers, sa mga online people. Kasi TV will be gone in the next 5 years. Trust me, magsasarado na yung mga kumpanya ng, maraming kumpanya magsasarado. Not unless they become a content creator. So, kailangan content creator ka rather than a platform, especially kung TV station ka. Kasi wala na nanonood ng TV, puro online na. Aminin nyo o hindi, mamamatay na yung mga, kaya yung isang programang pagkahaba-haba, hindi nila maputol-putol kasi hindi nila alam kung anong isusunod. Pangalawa, people will choose the channel, the program or the anything na show na gusto nilang panoorin, depende sa interest nila, especially nowadays. Vlogging is everywhere. Yes. So, mas sikat pa nga ang vlogger kaysa sa artista. Second, mas marami ng artista kaysa sa fans. So, gusto lahat sila ang bida. Oo nga. So,
personal casting na ngayon, wala nang broadcasting. So it's very personal. So like this channel kayo Ma'am Gigi, meron kang follower. So your follower consume the yung dapat na kinukonsume nila na airtime na nanonood sila sa TV. Eh manonood na lang sila sa internet, dun sa sa smartphones nila. So that's what we are getting. Yung airtime, yung time to watch. Not even airtime, it's the viewing time or yung time nila na hindi sila gumagawa ng mga bagay na like trabaho nila or anything na mas importante kaysa sa panonood ng TV. So second, siyempre, Internet of Things, yan yung one day lahat makokontrol na sa cellphone mo. Yung tipong makikita mo na kung may tao sa bahay mo, bago ka dumating sa bahay mo. Alam mo yun, pwede mo nang buksan yung aircon, yung TV, o pwede mo nang ilock. So sobrang dami ng mangyayari and it's because of technology, especially internet. So yung internet sa mga mobile phone, yan mas bibilis na yung LTE. Lalo na ngayon papasok na yung 5G sa Pilipinas. At nahuhuli na nga ang Amerika, mas nahuhuna pa ang China kaysa sa Amerika. Dahil sa Amerika masyado silang maraming dinadaanan na like ang China, anong desisyon ng gobyerno nila, yun na yung masusunod. So number 2 is security and privacy. So ano ba yung security and privacy? Siyempre, yung mga Facebook niyo, yung email niyo, kapag walang security yan, pwedeng manakaw lahat ng mga private information mo na pwedeng like makakuha ng credit card number mo, pwede nang ibilihan ng kahit ano. So yan yung mga delikado ngayon. So aside from that, sino yung mga taong gagawa ng security? Especially ngayon, may batas tayo na hindi yung mga big data at mga data na hindi data privacy law na kailangan protektahan yung inyong information. And for sure, marami nang na-breach na mga information, lalo-lalo na yung mga hindi marunong sa internet na kung saan-saan naglalagin, may mga crawler na tinatawag or yung mga pag sinulat mo yung password mo, may encrypt yan kasi kung yung letter na sinulat mo, mababasa na ng encryptor yan. So, isa sa mga future company na pwede niyong gawin is just yung security and privacy company. Number 3 is yung mga drones and autonomous vehicles. One day, no? Yan, yung sa ngayon, solar, mga electric car ginagamit. Pero eventually, magiging malaking negosyo din yan, mga yan. Kasi ngayon nga lang, yung DJI, yung mga drones, sobrang sila yung pinaka number 1. Kasi naging parang hobby na lang. Dati, mahal yan. Ngayon, mura na lang, no? So, number 4 is AI or Artificial Intelligence and Software Bots. Ito yung mga one day, hindi mo na kailangan ng mga staff. Empleyado. Kasi naka-artificial intelligence na lahat. Especially, like yung sa Facebook, kung sino yung sasagot dun sa messenger mo. Mga bots na ang tawag yan. So, mga software bots na, like, halimbawa, one day, hindi mo na kailangan ng mga mag-e-edit dahil automatic yung upload mo lang, editor na yung sila na yung... Pero syempre, iba pa rin yung may human intervention. Kasi ang technology, walang emotion yan. So, hindi niya nararamdaman kung ano yung nararamdaman ng tao kapag a particular shot ay nakuha. Ganon din sa boses. No, wala pang na-invento na may emotion yung boses. Mayaring kaya niyang text-to-speech pero walang emotion. So, hindi pwedeng i-digitize or gawing automatic yung emotion. Although, you can do it now. Kahit nga, meron na mga program na pag nilagay mo yung isang libro, babasahin na ng computer yung libro. Hindi mo na kailangan magbasa, papakinggan mo na lang. Pero walang emotion yun. So, artificial intelligence is the real big thing in the future. So, what's next? Self-service automation. That's what's happening with McDonald's, Jollibee. So, nanaless na yung human intervention na pag-order. So, digitize na lahat. Babayad ka na lang.
and credit card or PayPal or any other online payment scheme, pwede na mangyari. Like ngayon, meron na tayong bookie. Yung bookie na yan, pag in-link mo, di ba? So may save ka na, marami ka pang makukuha ng ano, kumbaga mga rewards, gano'n. So through internet, mga application. So what's next? Yung mga self-service automation, yung ginagawa natin ngayon from yung Airbnbs, tapos pati yung mga pag ano ng aeroplano. Alam mo, diretso ka na sa aeroplano, nag-book ka lang sa internet. Ganun kabilis. Mga application na yung mga importante. Yan. Yung next is mobile apps for communication, collaboration, and reporting. It's very important yung mga mobile apps ngayon na ginagamit. Kasi nga, napapadali yung buhay natin. May communication na, like Facebook Messenger, WeChat, or Viber. Yan. So yun yung mga, pero mas maganda maging personalized din. So may mga maliliit na company katulad ng Inspire na pwedeng tumulong sa inyo. Yes. So number 7 is robotics, no? In manufacturing and service. So one day lahat yan technologically dependent. Pero hindi pa rin mawala yung human intervention pa rin. Pero mas malilesser na. Kasi anything na habitual, anything na paulit-ulit ginagawa can be, will be automated and digitized. Kasi paulit-ulit lang naman eh. Kumbaga yung computer, kaya yan ang pag-aralan niya, ng analytics niya. Kaya nga may tinatawag na self-learning yung mga artificial intelligence. So, well, basically, yan yung mga technology. Pero ano yung mga hindi technology na businesses? Siyempre, food. Hindi mo naman pwedeng i-digitize yung food. Pwede mo bang kainin yung digital? Hindi naman. So, ano pa yung mga basic services? No, yung mga tubig o kuryente. Pero, ang mga magagandang business na pwede nyong gawin is on more on trainings. Kasi, hindi naman lahat kaya ituro ng internet. Pwedeng mapanood, pero bottom line, kailangan mo pa rin ng actual. Kasi walang interaction ng internet eh. Unlike kapag sa school. Kasi one day, magiging option na lang school. Pero iba pa rin yung school na meron kang nakakausap. Kasi maraming bata ngayon nag-homeschooling. Ang problema sa homeschooling, magulang mo yung kasama mo. So, pwede ka mag... Ako, kami, meron kami tinayo na future homeschooling na interest-based curriculum or passion-based and strength-based. Kasi sa totoo lang, hindi na mag-work yung idea na lahat ng subject pare-parehas natin pag-aralan eh. Siyempre may taong magaling sa math, may taong magaling sa science, may magaling sa English, mas magaling sa communication. Ano mang ako, bobo sa math, pag-aralan ko math, hindi na. Doon na lang sa magagaling sa math, kaya dapat yung educational system natin baguhin. Especially yung K-12 is the worst blunder ng educational system ng Pilipinas. Bakit? It doesn't matter anymore. Ang importante, interest-based na ngayon. High school pa lang, focus ka na sa galing yan. Like kung artist yan, mag-artist na lang. Kaysa naman pumasok sa call center yan. Oh, dahil lang kailangan kumita. Preparation na, no, sir? Oo. You have to prepare the kids kung ano yung mastery nila. Kung ano lang yung talagang ano. So kailangan ng support ng government yan. The problem is, masyado tayong nagpapaniwala sa ibang bansa, eh dapat tayo magsimula sa sarili natin, no? Pangalawa, yung online offline, yan na uso na yung mga vlogging, online teaching, mga VA, virtual assistants. Mm-hmm. So yan, pinakamarami ngayon na kumikita sa virtual assistants. Mga part-time like yan. Copywriting, kailangan, alam mo yan, sino yung magsusulat para sa kanila. So we have a PR company and copywriting company na pwedeng tumulong sa inyo. That's what we call PR Incorporated. Wow. So, basta just give us the basic information, what, who, why, when, where. Kasi hindi naman lahat ng tao marunong magsulat at may oras magsulat. So yun yung gagawin namin para sa inyo. So, business is good, especially ngayon, franchising. Ang dami ng franchising, pero
lagi niyong tatandaan, you disrupt your own company, your own system, your own product. Kasi kung hindi mo kayang i-disrupt yung sarili mo, i-disrupt ka ng iba. So may mas magaling sa'yo kasi laging may bagong teknolohiya, may batang taong mas readying mag-take ng challenge. So at the end of the day, learning new skills is the best skill. So lahat ng skill ngayon in the next 5 years will be obsolete. So anything na dapat, be ready to create change. Bottom line, we create the future now or else someone will create us. And with that, thank you very much. And I hope you've learned something. Yes. And just do something today that your future self will thank you for. At the end of the day, the question is, what do you want to be? Decide now who you are before you do anything else. Kasi ang hirap, hindi mo kilala sarili mo. Magiging tao-tauhan ka lang at, alam mo yan, para ka lang zombie na sumusunod sa isang sistema na hindi mo naman gusto at hindi mo naiintindihan. So decide to become who you are and everything follows. With that, thank you very much. Availability is the best ability. This is your voice master saying God bless you, mabuhay.